So again, we are on our radical love series. Sabi niyo sa katabi niyo, radical love. So, question, how are we practicing radical love? How are we practicing the radical love of our Lord? I'm sure that you are in your daily work, in your daily chores, in your daily activities sa bahay, sa opisina man yan, sa church, in the community, we are having radical love. And speaking of radical love, alam niyo po ba, this afternoon, marami po nag-volunteer sa atin sa SIPAG. Ito po yung simula ng pag-asa wherein we gave a 12 session for the drug dependent na sumurrender po sa Taytay. We are having 173 graduates po para na nakapagtapos po ng SIPAG program. Palakpakan po natin ang ating Panginoon doon. And later this afternoon, around 4 o'clock, we will be having the graduation. Ang maganda po rito, mayroon po nakapag-donate po ng tricycle para doon sa mga gagraduate at yung mga negative po sa drugs. They are entitled for a raffle of 20 tricycles po. And even kabuhayan showcase po yon para sa mga umatin na nag-graduate. Praise God for the donors. And we praise God. Kung if you want, you can also drop by 4 o'clock para po sa ating SIPAG graduation. Maganda po kasi lahat po ng buong Taytay, limang barangay po ng Taytay na umaten po, they will be arriving here for the graduation. Also, Mayor Joric will be here, and we have invited Governor Nini Inares to be part of this program later this afternoon. And speaking of radical love, sinasabi nga ng Panginoon Jesucristo, when you say radical love in the root word, again, review lang po tayo, Latin word is radix, means root, yung pinakaugat. Kaya nga ang sinasabi, pag sinabing radical, hindi po ito extreme, hindi po, pero ang sinasabi rito, yung pinakaugat o yung pinaka root word or pinaka buod ng lahat ng sinasabi kung tungkol sa pag-ibig. Kaya nga sinasabi rito, go back to the root. When you say go back to the root, means you have to go to what is the meaning of real or radical love. Very basic and important or fundamental and foundational. Ano pa po? Relating to or proceeding from a root and revolutionary and different from what is traditional or ordinary. That is radical love. And speaking of radical love, ano pa spelling ng love? L-O-V-E. From the past, since January, we are talking about the radical love of God. Bakit po? Kasi yung L-O-V-E, ito po yung sa mga nag-aaral sa GLC, bago na po yung ating core values, hindi na po servant, kundi love. So we started with radical love through the book of Jonah, which is love, L. And right now, we are on the process of yung letter O. Di ba? L, love God, love others. Ito po yung ating core values ng CCF. O, obey God's word and authorities. V, speaks about volunteer. And E, engage the family. And we are on the second part of the core values of love, which is radical love. It is obeying God's word and authorities. We have seen witness about obeying God through giving. We have witnessed that obeying God through the people who are in authority. Nakita rin po natin ito. At ngayon po, pag-aaralan po natin ang pag-obey ng salita ng ating Panginoon. Taken from the book of John chapter 14, verses 15, 21, 23 to 24. Basahin po natin, if you love me, you will keep my commands. And the one who has my commands has and keeps them is the one who loves me. And the one who loves me will be loved by my Father. I also will love him and will reveal myself to him. Jesus answered, if anyone loves me, he will keep my word. My Father will love him and he will come to him and make our home with him. And verse 24, the one who doesn't love me will not keep my words. The word that you hear is not mine, but is from the Father who sent me. Tayo po sandaling manalangin. Lord, dear Heavenly Father, we thank you, God, as we open this worship service through prayer, Lord God. We pray, Lord God, that you continue to be with us. We ask for your Holy Spirit to flood this place. Let there be clarity, simplicity of the message, and also transformation of our lives as we come to hear and even obey your words today. Father, may you override all my preparation. Itago niyo po ako sa inyong likuran. Lord, I confess my complete dependency on you, Panginoon. Truly, without you, I am nothing. And also, Lord God, may your word be powerful,
even to speak to our hearts and even to speak to our minds, Panginoon. We declare your goodness over this day, Panginoon. Also, we lift to Lord God our brothers and sisters who are having their retreat at Kuhala Bay. I pray, Father, that you continue to bear with them and to guide them, Lord God. Marami pong salamat. And again, we also pray for our SIPA graduation this afternoon, Panginoon, kayong patuloy magpatnubay, and how we will witness you are transforming the lives of these people, even continually transforming the lives of the community here in Taytay and even in the whole city of Taytay. Maraming pong salamat, Panginoon, and this we pray in Jesus' name. Amen. So in John chapter 14, we could see that we can practice radical love by, ito po yung title, practice radical love by obey God's word. Let us obey God's word. Taas niyo po yung kanang kamay ninyo. Kanang kamay, sige. Tapikin niyo po yung tao sa kanan ninyo. Sabi, obey God's word. Pag nakikita niyo po yung tao sa katabi niyo, mukha bang sumusunod din po sa salita ng Panginoon? O pag nagbabasa ng salita ng Panginoon, nakakatulog po? Diba? Misan, pag nagbabasa, parang ito'y pampatulog pagkagabi. No? Pero ang sinasabi nito ngayon, God, no, as we practice radical love, we have to obey God's word. And we'll be tackling three points. Ito po ay acronym po natin is CCF. Para hindi kayo maligaw, para hindi kayo malito. CCF. Sabihin niyo po, CCF. So we'll be having 3 points CCF, which is connection with God, cherish God's word, and filled by the Holy Spirit. CCF, connection with God. Ulitin niyo po, connection with God, cherish God's word, and filled by the Holy Spirit. CCF. Again, connection with God, cherish God's word, filled by the Holy Spirit. Connection with God, cherish God's word, filled with the Holy Spirit. And when you say practice radical love, ito ang command sa atin ng Panginoon. Jesus is always asking us, do we love Jesus? Mahal mo ba ang Panginoon? Tignan niyo po katabi niyo. Sabi mo, mahal mo ba ang Panginoon? Do we love Jesus? Then how can we show our love for Jesus? Minsan nga, pagsasabi natin, mahal natin ng Panginoon, pero pag nakita mo yung kaaway mo, pinagkakautangan sa'yo, ito kung hindi ko lang Kristiyano to, naipako ko na sa krus yan eh. Naitali ko na yung leeg niyan. Siguro sinakal ko na yan eh. Pero the question is, do we love Jesus? Is that love being manifested in our life today? Nakikita ba na mahal natin ang Panginoon Diyos? O nakikita lang sa labi natin, Lord, I praise you, glorify your name. Pag nag-worship, nanginginig pa, no? Pero pagka uwi, nanginginig din sa galit. Walang ulam! Bakit walang ulam? Di ba? Di ba? Sabi sa'yo, malanghalian na tayo kanina pa eh. Ang dapat aming ginagawa eh. Di ba? Dapat na malina tayo kanina. Nanginginig sa galit. Pero the question is, do we love Jesus? In John chapter 14, verse 15 says, if, may tanong kagad ng Panginoon, if you love me, ano sabi? You will keep my commands. If you love me, you will keep my commands. Ito pong command ng Panginoon pang Jesucristo. Let us keep on obeying His word. For quite some time, I'm sure that you've been attending more than years in CCF. You attend Sunday services, and even you attend yung GLC natin, yung ating mga Bible studies natin, you attend them. Pero the question is, are we obeying His words? Tayo po ba ay sumusunod sa salita ng Panginoon? Alam niyo po, when we come to obey God, kailangan po may tamang relasyon ka muna sa Panginoon. For example, you may be obeying your parents, but you are not loving your parents. Tama po ba? You can obey. Bakit? Anak, ligpit mo na yung kama. Yung pinagigaan mo, ligpit mo na. Ano ba naman ito? Ligpit. Pero ginagawa. Di ba? Pero nagdadabog. Nak, yung mga laruan mo, ligpit mo. Opo! Pabag! Sinasadya, binabalibag yung pinto para sabihin, nagagalit. Ano naman eh, kasi ganyan. Anak, yung pinagkainan mo pa, hindi pa hinagasan. Binabasag. Mami, wala na pa kong hugasan. Basag na po lahat ng pinggan. We can obey without loving. But then again, we cannot love without obeying. Kapag mahal natin ang Panginoon, dapat may tamang relasyon ka. Di ba? Kapag may nanliligaw, sino mga nanliligaw ba? Sino po bang mayroong, before, during the 19, uh,
early 90s. Beeper pa gamit mo, Brad, no? Beeper pa gamit ni Berwin noon. No? Pocket bell pa. Andyan na ako, susunduin na kita. I love you, Mama Chup Chup. Tapos, pagka beeper, tatawagan pa sa landline. Di ba? Ganun mo kamahal kasi merong relationship. Honey, bilang mo ako ng ano? Ng duhat na puti. Oo, bibilang kita, hahanap ka ng duhat na puti. O kaya seedless, no? Seedless na atis. O kaya lahat, seedless na kamatis, pwede, bibilang kita. Gagawin mo, you are obeying because you have a relationship with that person. Di ba mas madaling sumunod sapagkat meron kang relasyon. That is why whenever we want to obey God, dapat may tamang relasyon ka sa Panginoon. Sabihin niyo po, tamang relasyon. We have to be connected with God. Ito yung first scene natin. Sabi, let us keep Christ's commands. Commandments should be motivated by our loving relationship with Him. Loving relationship with Him. If we do not have a loving relationship with God, then definitely it will be hard for us to obey God's word. Napakahirap sumunod. Kasi pag buklat pa lang salita ng Panginoon sa mga, sino po bang mga singles dito? Sige, tasan kamay, singles. Tasan kamay. Sige, sige po, huwag kami hiya. Hindi naman forever yan. Ayan. So, yung mga singles, di ba? Sabi nito, pagbasa, do not be equally yoked with unbeliever. Panginoon, maski Christian na lang. Christian na lang pangalan, okay na sa akin. Di ba? Pero pag wala kang tamang relasyon sa Panginoon, ang hirap sumunod. Di po ba? Waiting for God's best. Kasi alam mo eh, tama yung salita ng Panginoon. Pero kung wala kang relasyon, hindi mo susundin yung salita ng Panginoon. Gagawin mo yung gusto mo pa rin. Ipapanalangin mo na, ito Lord, gusto ko. Hindi yung kalooban ng Panginoon. But if you have a right relationship with God, whatever God leads you, ito po ba ay sa paghanap ng business, no? Madaling sumunod. Pag pa-file ng taxes, Panginoon, napakalaki na, 20% ipa-file ko. Kumikita na ako 1 million. Pag 10 million, 20%, ang laki. Kaya nga, ang hirap sumunod. Yung pagta-tithes, napakabigat. Lord, pag kumita ako 10 million, magkano tithes ko? Magkano tithes sa 10 million? 10% of 10 million, magkano? Ha? Magkano 10%? 1 million. Lord, 1 million, bibigay ko lang. Pero if you obey and you have a right relationship with God, madaling sumunod, madaling mag-obey. So first and foremost, in order for us to obey God, we should have C, connection with God. Connection with God. That is a loving relationship with God. And how can we be connected with our Father, with our Heavenly Father? Alam niyo po, when you are being connected with God, it means that you have a personal relationship with God. Maaari tumawag ka sa Panginoon, Diyos, tulungan niyo ako, Diyos, tulungan niyo ako. Pero wala kang tamang relasyon sa Panginoon, hindi ka pakikinggan ng Panginoon. But if you accepted Jesus Christ as Lord and Savior, kapag tinanggap natin at tayo ay may pananampalataya, tandaan po natin, ang relasyon natin sa Panginoon ay hindi dahil sa ginawa natin. A relationship, a loving relationship with God, yung pagmamahal po, ang unang nagbigay nito ay ang Panginoon. By Jesus dying on the cross, He gave His life first. Siya unang nagbigay. Kaya nagkaroon tayo ng tamang connection sa Panginoon. It's not about the doings, it's not about the things that we have done para tayo ay magkaroon ng connection, kundi dahil namatay po ang ating Panginoon Jesucristo. Our relationship with God is, no, with God is built on our faith in Him, sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, He was the one who gave His life first. All we have to do is to believe in faith with the Lord Jesus Christ. In John 3:16, it speaks about, for God loved the world in this way, He gave His one and only Son so that everyone, anyone, no, everyone, sino man yon, taga Rizal ka man, saan man lugar ka na pinanganak, Pilipino ka man, Amerikano ka man, everyone who believes in Him. It's having faith in the Lord Jesus Christ so that we can connect with Him, so that we can experience God's love. And in return, we will be able to obey Him. Let us be connected with God by believing in the Lord Jesus Christ. Hindi doon sa mga ginagawa natin. Kaya nga ito sinasabi, for you are saved by grace through faith. And this is not from yourselves, it is God's gift,
not from works, so that no one can boast. Ibig sabihin, yung ating relasyon sa Panginoon, yung ating connection with God, it's not about us. It's about Jesus Christ giving His grace, the grace and that gift of eternal life. All we have to do is to believe on that gift, which is the eternal life. Alam niyo po, napakaganda po na we can constantly obey God. Napakahirap po mahalin yung kapwa natin. Tignan niyo katabi niyo. Di ba, hindi kayo natutuwa, hindi niyo kamukha? Eh, mas lang pagkamukha niyo pa. Yung kaugali niyo, mas mahirap mahalin, di ba? Kasi pagkaugali mo, lahat ng ayaw mo, nakikita mo sa sarili mo. Ibig sabihin, mahirap mahalin yung kaugali mo. Pero, because you have a connection with God, you are now overflowed with God's love. You experience God's love, and in return, you will be able to share that radical love with one another. Ito maganda. The moment na you are, no, a child of God, you accepted Jesus Christ through faith, ito po yung paglakad natin bilang mga Kristiyano. In Galatians chapter 2, verse 20, pakibasa po, 1, 2, 3, go. Napakadali na po kasi magsumunod sa Panginoon. Bakit po? Yung buhay natin noon, hindi na dapat nabubuhay. Yung buhay na makasalanan noon, hindi na po yung dapat na ipinamumuhay natin. Sabi, and I no longer live, but Christ lives in me. It means that when we accepted Jesus Christ, we are now living for Him. Yung buhay na makasalanan noon, hindi na po natin ipinapamuhay na, sapagkat tayo na po ay binago na po ng ating Panginoong Heso Kristo. Diba? Alam niyo po dito, I am crucified with Christ, nevertheless I live, but Christ lives in me. Ipinako na po ni Kristo yung dating kong buhay. So yung dating buhay natin, matigas ang ulo, nangungupit, nagsisinungaling, nangangalunya, nambababae, nagbibisyo, tinanggal na po yan. Kaya madaling sumunod. Bakit? Kasi yung kasalanan na daladala natin, wala na po. Sabi mo sa katabi mo, wala ka ng kasalanan. Ayan, pinatawad ka na ni Kristo. So now that we are now new in Christ, madali na po, sapagkat may relasyon na tayo sa Panginoon Diyos, madali na pong ang pagsunod sa pamamagitan ng ating pananampalataya. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. In order for us to practice radical love and obeying God's word, kailangan po tama po ang connection natin sa Panginoon. The question is, how is our relationship with God? Ang maganda rito, bagamat tayo po, kailangan din po natin ma-work out yung ating connection sa Panginoon. Hebrews chapter 11 verse 6, and without faith, ano po yun? It is impossible to please God. Ang sinasabi rito, kapag tayo tumanggap sa Panginoon sa Kristo, pamamagitan ng pananampalataya, tama yon, tinanggap natin. Pero yung daily walk natin sa Panginoon, how can we cultivate that relationship? Dapat marami, o ibig sabihin tayo po ay dapat nananampalataya. Nag-pray ka ngayon, thank you Lord, na ako'y niligtas, pinatawad niyo ako, thank you. May problema dumating, pangangailangan. Lord, naku, bayarin na naman, katapusan na. May iwan na bukas, papasok na yung cheque ko, buti na long weekend, may ito papasok yung cheque. Anong ginagawa? Nag-pray, Lord, hanapin niyo po si Kumare. Para pag na-text ko, nandun siya, Panginoon. Nasaan po ang faith natin? Alam niyo po, in the faithful years na kasama namin Panginoon, God never failed us. Alam niyo po, may kakatok, may magbibigay ng ulam. Minsan magpapaabot. Alam niyo po, literally, last time, may namita ko sa supermarket member po. Then, hi Pastor, kumusta? Oh, kumusta po? Alam niyo po, literally, yung whole day na po yun, nakakatawa po kasi I was praying, Lord, we ask for a blessing for this day. We ask for your hand to be this, on this day. From morning, may nagpa-lunch sa amin. So, nakatipid po kami. Siyempre, paglalabas ka, magkano pagkain? Mababa ang 500 sa isang pamilya. Yung bucket meal, mababa eh. Kaya nga, tatanong mo, bakit na naman? Bakit kain na naman? Bakit na naman kakain? Gagastos na naman. Kaya yung bucket meal na yan. Talagang ano sa mga bata. So, libre kami tanghalian. Nung pag-uwi namin, kasi I preach from, coming from other satellite,
Nagpabaon pa. May pabaon pa. May merienda po. Libre na naman po kami merienda. Those are blessing from the Lord. We never spend any money para to buy that the food. Pagdating namin dito sa church, may nagpadala pang miyembro. Supposed to be merienda lunch. Lunch nila binigay sa amin. Wala kami. Dinner na po namin. So from yung pagdating pa ho namin doon sa church na yon, meron pa kaming merienda at agahan. Tapos lunch, may pabaon pa merienda. Pag uwi, may hapunan pa po kami. And the good thing is, ito po, pagdating namin, nag-grocery kami, mag-grocery kami para for supplies namin for the week. Habang nag-grocery kami, may nakita tayong member. And pagdating ng member, kamustahan din, alis. Nung hinahanap ko si Sheila sa aisle, may pagkita ko sa aisle kay Sheila, may nakita si Sheila sa likod ko, tumatakbo. Mahal, hinahabol ka. Pagkita ko may dala-dala. Pastor, para po sa inyo. Tingnan mo, hinahabol ka pa ng blessing. Amen po ba? Praise God. Palakpakan po natin natin, Panginoon. Actually, I have goosebumps right now. Why? Ito po sinasabi, that having faith in God is not just by accepting Him as Lord and Savior. But having faith in God is daily having faith in God. Hindi lang tayo nalampalataya sa Kanya bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas. Nananampalataya pa rin tayo ngayon, dapat, because of His hand working in our lives. Ito po sinasabi, kapag sa daily walk natin, now without faith, it is impossible to please God. Kapag tayo po, naglalakad bilang Kristiyano at nananalangin ka sa pangangailangan mo, tapos wala kang pananampalataya, hindi nagiging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon kung wala tayong pananampalataya sa Kanya. Isipin nyo na lang, pag ang anak mo humihingi ng tulong, tapos yung tanong sa'yo sa math, kunyari example, engineer ka o kaya mathematician ka, magaling ka sa math, pero ang anak mo sa ibang tatay nagtanong, how would you feel? Diba napakalungkot na ako, anak, hindi ka naman lumapit, wala ka naman tiwala sa akin. Kayang-kaya ko, ano ba tanong mo? 1 plus 1 lang pala yan eh. O di 11. Pero ibig sabihin, ganun po kasakit sa Panginoon na supposed to be, He is our Heavenly Father, then we do not trust in Him. It doesn't please God. Hindi po nalulugod ng Panginoon kung sa iba, sa tao pa tayo nananampalataya to supply our needs. God is not pleased if we are not acting in faith. Pero sabi, for the one who draws near Him must believe that He exists and rewards those who seek Him. Sa mga tao namang lumalapit sa Panginoon, may, sabi nga, rewards sa Kanya. All we have to do is to be connected to God and by obeying His word. Ano pa po? Paano pa natin napapagbisa ang ating relasyon, ang ating connection with God? Ito sinasabi. So faith comes from what is heard, and what is heard comes through the message about Christ. How can we establish our faith? Sabi, faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Daily. Ibig sabihin, dapat po constantly we come before God and read His words. We come before God and read His words. Kamusta po tayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon? Diba? Yung iba talagang 8 oras kung magbasa ng salita ng Panginoon eh. Pagbukas, talagang yung iba dibdiban. No? Pag-isip mo na sa dibdib eh. Diba? Dibdiban kung magbasa ng salita ng Panginoon. Nasa puso niya. Ang tabi ng puso kasi nakakatulog. Pero sinasabi, so faith comes from what is heard, and what is heard comes from the message about Christ. It is God's word that increases our faith, that compels us to obey Him. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Panginoon, it establishes our faith, and that faith that pleases God will establish our connection with God, and in turn, we can constantly obey our Lord. Ang sinasabi dito, loving God motivates you to obey Him and keep His word. Kapag mahal natin ang Panginoon, sapagat constantly we have faith in Him. Ito po yun. Hindi ka pwedeng sabihin mo na nanampalataya ka doon sa tao na yon kung wala kang pagmamahal. Di ba? Kaakibat po yan eh. Pag sinabing mahal yung tao, sabi mo, di ba, meron nagsasabihan sa mag-asawa, honey, I love you. Di ba? Mas lalo, kunyari, pag yung lalaki, honey, I love you. Okay, mabae, I love you too.
Pero pagkagabi, tinitignan ng babae yung cellphone ng lalaki. Sino kaya ka-text nito? Ikaw na naman! Di ba? Parang ganun. Hindi mo pwedeng sabihin na I love you tapos wala kang tiwala. Di ba? You may say I love you to the person pero nandun pa rin. I love you, gagawin mo na naman yan. Di ba? Pero po, kung tama po ang pag-ibig natin sa Panginoon, madali po ang pagsunod. If we have the right relationship with God, and if we say that we love God, then it will be easy for us to obey and keep His word. To obey and keep His word. That is why we have to practice radical love, obey God's word. The question is, how are we in our relationship with God? Kamusta po ang daily devotion? Faith cometh by hearing and hearing the word of God. And even how are we in loving God? If we love God, then we are constantly obeying God's word. Ang hirap po pag alis po dito, pagbaba, we may be practicing radical love, pero iba po ang application sa baba, then definitely we are not loving God. So pag uwi po natin, mommy, daddy, dapat nakikita po sa ating mga anak that we are a loving family by obeying God's word. Minsan po, ganito po nangyayari sa bahay pag uwi. Pagkakain na, sa pagkainan, yung tatay, nandiyan na. O, kain na. O, bunso, pray ka na. Daddy, kakapray ka na eh. Kakapray ko lang eh. O, ikaw, ate, pray ka na. O, honey, ikaw, pray ka na. Ikaw, tatay, dapat ikaw nagpipray. Pagpipray lang, pag-aawayan pa. Ay, ayoko na, ayoko na magpray. Huwag tayo kakain. Di ba? Ngayon po, may I challenge you, by obeying God's word, let the fathers do the prayer pag-uwi sa hapunan. Sabi mo kay daddy, kung kasama niya anak niyo, mga anak, sabi mo kay daddy, daddy, pag-uwi, kung tanghalian, ikaw una magpipray. Yeah, arrangement natin. Yeah. Daddy, pag-uwi po natin, o kaya kasama niyo si lolo, lolo, kayo magpipray ng hapagkainan natin, sa hapagkainan natin, bago kumain, yan ang assignment. Okay po ba? Mga anak, sabi mo mga anak, taas ang kamay. Mga anak, ayan, sige, taas ang kamay, huwag kayo mahiya, huwag kayo matakot sa daddy niyo. Ayan, mamaya pag uwi niyo, sabi niyo, daddy, kayo magpipray. Tatay, nanay, ay tatay, kayo magpipray. Kung wala si tatay, si nanay ang susunod na magpipray. Amen po ba? Now, let us practice radical love by obeying His words. We cannot challenge our children to attend church kung tayo mismo hindi sumusunod sa salita ng Panginoon. We cannot say, uy, umatin ka, uy, umatin ka. Ako, nag-Bible school ako noon. Pero kahit anong Bible school ho natin, kahit anong memorize, kahit GLC 1 to 7 ka pa, kung hindi mo rin sinusunod ang Panginoon, bali wala po yon. You cannot challenge your children. You cannot convert your children to accept Jesus Christ kung kayo mismo hindi nakikitaan na pagsunod ng salita ng Panginoon. For the parents, it's our challenge that we obey God's word. And in turn, makikita po yung paglago ng buong pamilya. So CCF, how can we practice radical love by obeying God's word? C, connection with God. In John chapter 14 verse 15 says, if you love me, you will keep my commands. You will keep my commands. So another C, cherish His words. Cherish His word. Pag sinabing cherish, di ba? Kapag may mahal ka sa buhay, noong unang panahon, hindi pa uso cellphone. Kaya ano nakalagay sa pitaka? Picture ng mahal mo sa buhay. Di ba? Pagbubuksan yung pitaka. Dati po, naalala ko po, yung picture ko noon, yung sa wallet ko, yung parang ano, yung sunod-sunod ng mga pictures, pag nakita, oh, nilabas na naman yung album niya. Kasi pag nilabas yung wallet, sunod-sunod yung mga picture. Picture ng mahal mo, picture ng kapatid mo, di ba? Mga mahal mo sa buhay, nandoon, nakahilera. Pag nangungulekta ka, katulad ni Berwin, picture ng mga babae yan, sunod-sunod. Dati yon, Brad, dati. Dati yon. So, di ba? Picture, ito, dati ko itong girlfriend sa ganitong school. Ito sa ganitong school. Ito, La Consolacion. Ito sa ano, ito, Saints ko. Ito yan, ganito. So, ito yung mga picture. Bakit? Because you cherish. You cherish the person. May kwento po, isang mag-asawa, yung lalaki husband, bago umuwi sa trabaho, anong ginagawa niya? Dumadaan sa isang bar, tapos umiinom ng beer. Tapos tinitignan niya sa ano niya, sa bulsa niya. Inom na naman siya. Order naman isang bote. Pag nakaapat na, nakalima, tapos pagtingin niya sa picture, uuwi na siya. So naging curious yung bartender. Every now and then, daily yan.
Umuwi, bago umuwi sa bahay, pupunta sa bar, order na isang beer. Pag inom ng isa, titingin sa bulsa, order na naman. Makatatlo, makiapat, pagtingin, uuwi na. Na-curious ngayon yung ano, bartender. Sir, napapansin ko po bakit ano, bakit kada inom nyo may tinitignan kayo sa bulsa nyo? Ah, ganun ba? Kada inom ko kasi tinitignan ko yung picture ng asawa. So cherish, wow, you cherish your wife. Eh bakit hanggang apat, lima? Pag nakita ko ng maganda ng asawa ko sa picture, umuuwi na ako. Joke. Huwag nyo gagawin yan. When you say you cherish, you value the person. Pinapahalagahan nyo yung tao na yon. Di ba, pag may bago kang cellphone, anong ginagawa? Katabi matulog. Di ba? O, cellphone, tabi tayo. Huwag ka masyadong maguluha, huwag mo sisipain. Di ba? Ganun eh. Pag may bago sapatos, nakalagay yan sa lamesa. Kaya bago ka matulog, sinisipat mo pa. Kompleto kaya sintas? Yung butas kaya ng sintas, kompleto kaya? Tinitignan kasi susuotin mo bukas. Di ba? Yung pag may bagong damit, ano tradisyon pag bagong damit? Sinisimba pag may bagong damit. Ayun ang ginagawa nun. Di na, pag may bagong damit, kailangan hindi regular day. Sunday, susuotin para bago, ma-bless ni Lord. Di ba? You cherish everything. Pag may nagbigay sa inyo, alam niyo po, nung bata ako, laki po ako sa lola ko. So pag long weekend, kagaya nito, talagang automatic na doon po ako sa lola ko. Pag nadun ako sa lola ko, pag susunduin na, siyempre, tawag ko sa lola ko, nanay eh, may pabaon. Either, dati, 2 piso, papel pa nun eh, 2 piso. Talagang, noong time na yun, mahal na yun. Mga 1995, mahal na yun. 1980s, mahal na yun. Yung 2 piso. Kaya, bigyan ka 5 piso, talagang napakahalaga na yun. Alam niyo po, pag-uwi ako, talagang paiyakan kami. Alam ng mami ko yon. Ilalagay ako sa kotse, biglang sa likod, bubuksan ko yung bintana, tatalon ako. Kasi ayaw kong umuwi. That's how I love my lola. Na ayaw kong uwi. Basta uwian na sa dito sa Pasig. Ayaw ko na kasi sa San Andres pa kami nakatira noon. Pag susundin ako, maririnig ko na yung sasakyan. Talaga nangakatog na ako. Nagtatago na ako sa cabinet ng mga lola ko kasi ayaw kong umuwi. So sabi ng lola ko, sige, uwi ka na, bibigyan ka ng pera. Pag binigyan ako, siyempre, yung pera, because it reminds me of my lola, hindi ko ginagastos. Kasi talaga, I cherish my lola na pagka yung pera na yun, talagang as much as possible, nakatago yun. Kasi ito yung alaala niya na binigay ko. Pero 1 week, uwi din ako sa kanya. Pero ganun ko kahalaga yung pinagkakaloob sa akin ng lola ko. Ganun ko ka-cherish, ka-value, kasi mahal ko yung lola ko. Same thing with God. If we love God, we also cherish His words. Kasi ito yung love letter nyo. Natandaan ko noon, ang love letter noon, naka-fold pa ng t-shirt. Di ba? Yung mga fold doon. Kaya pagbukas ko, ang hirap. Tatawagin ko ulit yung girlfriend ko, paki-fold na ulit. Kasi ang hirap. Yung may t-shirt, okay lang kung naka-fold na barko eh. Yung love letter, naka-fold lang na barko. Ang dali eh. Airplane, madali. Pero iba, t-shirt, may iba, botay pa ang pagkaka-fold. Pero once in a while, you read that love letter. Minsan nga, parang puno na ng luha yun eh. Kasi naiyak, mahal pala ako na itong talo, dapat ko iniwanan eh. Di ba? Kasi you cherish. Same thing with God. If you love God, you cherish His word. Madali ang pagsunod sapagkat pinahalagahan mo ang salita ng Panginoon. In John chapter 14, verse 21, the one who has my commands and keeps them is the one who loves me. And the one who loves me will be loved by my Father. I also will love him and will reveal myself to him. Ano pa? Ito sinunod. Jesus answered, if anyone loves me, will keep my word. Keep my word. Let us cherish God's word. When you say keep, ito pa. The one who doesn't love me will not keep my words. The words that you hear is not mine, but is from the Father who sent me. When you say keep, ito yon. Yung isang bagay na pinahalagahan mo, nilalagay yan sa vault, nilalagay yan sa safe. Bakit? Kasi if you are keeping something, pinahalagahan mo, iniingatan mo. Di ba? Kapag ang mahal mo sa buhay, iniingatan mo eh. Di ba? Pagka bagong kasal kayo, ano ginagawa? Pinagbubuksan ng pinto. Uupo. Sige, upo ka na, honey. Iyuyuko po ba? Oo, yung ulo mo, ha? Nasasara mo. Pag maglalakad, honey, huwag ka mauna. Sabay tayo.
No, ikaw lagi nasa danger side. Tatawid kayo. Kasama yung mahal mo sa buhay. Diba? Ganun mo kahalaga. Tapos pag sa mall, ipagbubuksan mo ng pinto. Hanggang maaari pagkakain, gusto mo subuan. Diba? Ano ba asawa mo? Retarded. Joke lang. Pero ang sinasabi rito, pag mahal mo, pinahalagahan mo. Ngayon, pag hindi mo na masyadong mahal, ha? Minsan pagbubuksan mo rin ng pinto sa sasakyan, pag bago yung sasakyan mo, magbababa, o dyaryo, lagi mo ng dyaryo yan, o. Ikaw, yung lupa, lalagay mo lahat dito eh. Di ba? Ganun, ang mahal mo na yung kotse, hindi na yung asawa mo. Okay, pag naglalakad, hintay, bagal-bagal kasi, makasidente pa tayo yun eh. Okay, pag bubuksan ng pinto, pagbukas mo, hintay, naiipit yung asawa, ang taba-taba mo kasi. Di ba? Dati pinahalagahan, ngayon hindi na. Pero ang salita ng Panginoon, pinapahalagahan. When you say keep, ito yun. The word keep means to guard, to observe, to treasure, to heed, to watch over, and to protect. That is how we should cherish God's word. Kailangan mahalaga po. Bakit? It will keep you reminded. When trouble comes, may paghuhugutan ka. Ito lang po yun. When you say you are having God's word in your life and you are keeping it, kapag hindi po tayo nagde-devotion, may pumapasok ba salita ng Panginoon? Question, sige po. Again, kapag hindi po tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon araw-araw at nagde-devotion, may pumapasok ba sa puso natin? Wala. Kapag may problema na tayo, anong paghuhugutan natin sa puso natin? Wala. Pero, again, second scenario, kapag naman ikaw, taos puso mong pinapasok, you cherish God's word in you, pinapasok mo yung salita ng Panginoon, when trouble comes, anong paghuhugutan nyo? Yung salita ng Panginoon na nasa puso mo. Kaya tayo minsan, lungkot na lungkot, depressed na depressed, minsan balak pang magpakamatay, minsan balak pang mang-away ng kapwa because kulang ang salita ng Panginoon sa puso. Kaya kapag may problema, walang nahuhugutang lakas na loob sapagkat walang laman sa puso niya ang salita ng Panginoon. That is why we have to keep God's word. We have to cherish God's word. Alam po, gano'n po ka-importante? Even kay King David says in Psalms chapter 119 verse 11, I have treasured. Alam niyo po, ito yung translation sa HCB, yung Holman. I have treasured. Now, yung ibang word, I have hidden. Your word, I have hidden in my heart, so I may not sin against you. Ito maganda translation. I have treasured your word in my heart, so that I may not sin against you. Bakit po ang isang tao ay lagi nagkakasala? Sapagkat po kulang sa salita ng Panginoon. Kulang sa salita ng Panginoon. One example is that when nagkaroon kami ng problema ng asawa ko, ang hirap po i-restore yung trust niya sa akin. But only by God's grace, why? I may say that I love my wife. Sabi ko, mahal kita. Nagbago na ako. Pwede ko sabihin eh. Pero kung hindi niya nakikita na mahal ko ang Panginoon, na ang salita ng Panginoon sa aking puso, baliwala yung sinasabi ko. Pero, maski hindi ko, pero I'm not saying that hindi ko sinasabing mahal ko siya. Every now and then, every day sinasabi ko, pagbaba pa lang niya, mahal ko siya. Pero ang sinasabi na ko rito, even though makaligtaan ko sabihin mahal ko siya, alam niya mahal ko ang aking asawa. Why? Because I love God first. Because His word is in my heart. Yun po ang importante sa atin. If we treasure God's word in our heart, may napaghuhugutan tayo. Sabi, from the abundance of the heart, the mouth speaks. Pero kapag ang puso mo punong-puno ng iyan benerasyon, si Sir Anton, anong sasabihin mo lang? Iba yung sasabihin mo, iba yung maipapayo mo, yung napapanood mo, yung naipapayo mo. Ah, okay lang na mag-boyfriend kayo kasi hiwalay naman sa asawa yan. Yun lang. Pero kapag alam mo yung salita ng Panginoon, yung salita rin ng Panginoon ang lalabas sa bibig niyo. Parang sa mga Kristiyano, nung dating hindi pa Kristiyano, ang lulutong ng mura, parang chicharong bulaklak. Na? Ang lulutong,
Pero ngayon, Kristiyano ka na, pag nagugulat, gulat yung katabi nyo, boo! Purihin ang Panginoon. Di ba? Hindi na nagmumura kasi panay puno na ng salita ng Panginoon. Again, if we love God, it should be a love in action. Sabi, loving is not by emotion, but by motion. If we love God, then we are obeying His word. If we practice radical love, it is through the things that we do and reflects on our life that we are obeying God. We may say that we are a follower of Jesus Christ, pero pag hindi nakikita sa ginagawa natin, useless din po yun. Tandaan po natin, ang mga bata po, their ears are closed to correction. Pag nag-sermon yan, kadalasan yan, pasok dito, labas doon. Kaya nga iba, nag-earphones na lang eh. Pasok dito, labas doon. Iba, sige, kwento lang mami, kwento lang, bring it on. Galing kami pa mami. Kasi, wala eh, hindi. Pag napakinggan, labas lang dito. Ginalingan pa ni mami, akala niya, naintindihan ko. Pero, kapag nakikita sa buhay natin, ang pagsunod sa Panginoon Jesucristo, mas madali maturo ang bata. Our children's ears are closed to correction, but their eyes are open to examples. Their eyes are open to examples. Atin natatang akong church, ang init-init naman ang ulo nyo. Lagi nyo nga akong binubulyawan. Di ba? Atin pa ng church, si mami, si daddy, kalma lang, makakristyano, tatas pa kamay. Pero pagtaas ng kamay nyo, nakapalo sa atin, ha? Pak! Wapak! Di ba? Again, it is not by our emotion, but it is our motion when we obey God. Keeping His word is a call to commitment. Keeping His word is a call to commitment. It's not by feelings. Tandaan po natin, kapag mahal natin Diyos, maski umuulan man yan, it is not about our feeling. Kapag medyo masama pakiramdam mo, hindi mo na mahal ang Panginoon. Pag medyo hindi tama yung sweldo mo, masama pakiramdam mo, masama loob mo, hindi mo na mahal ang Panginoon. Ang pagsunod sa Panginoon is a commitment, not based on feelings, but it is based on our commitment to Him. Your obedience shows your love for Jesus. By loving Him, it's not just by feelings or saying something, but by obeying. Hindi po sa dami ng taas ng kamay. Meron nga, taas ka ng taas ng praise and worship. Talaga, taas ng taas. Buong praise and worship. Pagkatas ng praise and worship, nag-message ang pastor, tulog. Napagod eh. Di ba? Meron mga ganyan eh. Talagang, pag nagpupuri sa Panginoon, makikita mo, wow, gumaganon pa eh. Mayaman, mag-message niya, pastor, pagod na, tulog na. Hindi na napakinig ng salita ng Panginoon. Napagod sa kaka-praise and worship. Hindi po sa sinasabi, kundi sa ginagawa. Eh, hindi rin po sa nararamdaman, kundi sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Again, practice radical love. Let us obey God's word. Sabi sa katabi mo, practice radical love. Obey God's word. Again, CCF. C, connection with God. Another C, cherish God's word. And letter F, filled with the Holy Spirit. Filled with the Holy Spirit. Alam niyo po, napakaganda sa lakad natin mga Kristiyano. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Tandaan niyo po yan. Hindi niya po tayo iiwan. Gising yung katabi niyo, sabi mo, hindi ka iiwan. Ikaw, iniwan mo ako, nakatulog ka, sabi mo. Ikaw, minsan iniiwan mo ako, nakakatulog ka eh. Pero ang Panginoon, hindi niya tayo iiwan. Sabi mo, hindi ka iiwan ng Panginoon. Maski iniwan mo ako, nakatulog ka. Filled with the Holy Spirit. John 14, sabi, verse 16, tuloy lang tayo. And I will ask the Father, and He will give you another counselor to be with you forever. Pag sinabing counselor, and to be with you, parakletos, no? A comforter, a partner. And even in verse 17, it says, and He is the Spirit of truth. The world is unable to receive Him because it doesn't see Him or know Him. But you do know Him because He remains in you. Alam niyo po, when you fill yourself with God's Word, yung banal na Espiritu na nananahan sa atin, uulitin ko lang po, no? Kapag tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, nananahan na po sa inyo ang banal na Espiritu. The Holy Spirit dwells in you. And at the same time, ito yung sinasabi niya, He remains in you and will be in you. Bakit po? Because if you hear God's Word, the Holy Spirit will constantly remind you na re-reactivate sa puso mo
yung salita na pinasok mo. So whenever na nagda-drive si tatay, nakita may kumukutikutitap. Ano kaya yung kumukutikutitap nito? Parang kang alitap-tap. Gusto mo pupunta sa may kumikutitap. Parang may kumikilos yung manibela na kumakaliwa bigla. Hindi ko mapigilan. Ano ba to? Parang may sumasayaw doon. Ayan. Pero ang banal na spirito sabihin sa'yo, you must walk holy in His presence. Ay Lord, sorry. Diba? Pupunta ka sa impyerno. Sorry na nga, Lord. God will remind you through His Spirit and through His Word which is in you. Yun po, hindi niya po tayo pababayaan. Whenever you are in trouble, the Holy Spirit, the Comforter, will be with you. I will not leave you as orphans. Why? I am coming to you in a little while. The world will see me no longer, but you will see me because I live. You will also live. Ito yung banal na Espiritu na nananahan sa atin. Hindi niya po tayo pababayaan. Jesus promises disciples that the Holy Spirit, the Helper, the Comforter, would be with them forever. Habang buhay po natin kasama ang banal na Espiritu. So whenever you are afraid, whenever you want to ask, communicate with God, the Holy Spirit will speak to you. Minsan matutulog ka na lang, o hindi ka pa nagbabasa ng Bible, hindi ka pa nagpipray. Pagod na pagod ka pa, God and the Holy Spirit will continually remind us of everything. John 14:26, but the Counselor, the Holy Spirit, the Father will send Him in my name and will teach you all things and remind you, no, everything I have told you. Again, when we have God's Word in our heart, we are constantly being reminded by the Holy Spirit to obey Him by reminding us God's Word in us. Iyon po ang maganda po sa banal na Espiritu. So whenever you are afraid, whenever you need someone to talk to, ang banal na Espiritu will keep you reminded to pray to God and to read God's Word. When the Spirit of Truth dwells in you, you have a strong desire to grow in the knowledge of God and its application in your life. Kapag nananahan po sa atin ang banal na Espiritu, meron tayong desire to attend Bible study, desire to grow, desire to read God's Word, and desire to read God's Word and even apply God's Word. Romans 8:31, that then, what then are we to say about these things? If God is for us, who is against us? Now that we have God's Word and even we have the Holy Spirit in us, then ano man yung trouble sa atin, yes, hindi po tayo exempted sa trouble. Kami rin po, umaabot din, may mga problema rin po kami kinakaharap. Pero maganda po, nasa atin po ang Panginoon Diyos. Nasa atin din po ang Kanyang salita. And that is why, ang magandang pangako sa, ng Panginoon kay Moses, ito po, whenever we are facing troubles, whenever we face problems, in Exodus chapter 33, verse 14, and this I will close, then he replied, my presence will go with you, and I will give you rest. Why? If we continue to obey God's Word, yung pinagtatrabahuan nyo, parang gusto nyo nang alisin, God will continue to be with you. May kalooban po ang Panginoon. And my presence will go with you. Lord, yung business ko, paano na? My presence will go with you. Lord, yung projects ko, my presence will go with you. Lord, yung application ko sa bagong school, my presence will go with you. So whenever we are in facing trouble, let us obey God's Word, for we know that His presence will continue to be with us. Let us practice radical love. Let us obey God's Word.